So yan, so kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-streetwise, nawawala na po ata sa sarili itong si Ka-Eric. Kasi alam naman po natin, di ba, na nagkaroon nga po ng hearing dun po sa Congress regarding nga po dun sa prangkisa dahil po sa violation ng fake news nga ng SMNI. So ngayon, well, ito naintindihan ko naman no, na itong binabanggit ni Ka-Eric na babalik daw po siya sa pagiging NP. At luluhod daw po siya sa NP at mamumundok daw po ulit siya, naintindihan ko naman po na ito po ay freedom of speech. Pero syempre, para sa akin napaka-inappropriate na ang tapang-tapang muna naman ngayon, pero nung andun ka sa Congress, para kang basang sisiw. Kasi ang tapang ni Ka-Eric eh. Sige nga, sabihin mo nga yan sa Congress sa susunod na hearing. Na kayo ha, dahil sa ginagawa ninyo, naisipan ko nang bumalik sa pagiging makakaliwang grupo. Hindi ko lang kasi mabanggit mga kababayan no, kasi mahirap pong magkaroon ng violation sa YouTube ng red tag ng red tagging. Okay, so para mas malino mga kababayan, di ba, bago tayo mag-start, meron lang akong papakita sa inyo. So actually kasi marami pa rin po kasing naloloko itong sila Ka-Eric at saka si Lorraine Badoy. Oh, kasi ito lang no, meron kasi akong mga friends sa Facebook na nagme-message sa akin na ito ha, kasi mga Eric tsaka Badoy supporter sila eh, na bakit ko raw po binabanatan si Ka-Eric at saka si Lorraine Badoy, eh hindi ko raw ba na-appreciate yung ginagawa nila sa NTFL-CAC. Actually, hindi na po sila membro na NTFL-CAC, sinibak na po sila ni PBBM last year pa. So, ito lang yung pinupunto ko lang dito. Diyan po sa mga pinagngangawa ngayon o pinagdadaldal ngayon nila Ka-Eric at saka ni Lorraine Badoy diyan sa SMNI, hindi po yan sakop ng NTFL-CAC kasi nga sinibak. Sibak na po yung mga yan. So, nagsasalita na lang po sila at ang dala-dala na lang po nila ay mga sarili nila. Kasi ito po kasi, no, marami pa rin po kasi naloloko na sila po ay member pa rin ng NTFL-CAC kasi madalas pa rin nilang binabanggit yung NTFL-CAC na hindi naman na silang membro. So, ito, basahin natin ito, ha. So, ito ay balita last year, September 28, 2022. So, sabi dito, Badoy not with Office of the President, NTFL-CAC under Marcos Admin. Solon. Okay. So, para mas malino, basahin po natin ang buo. So, sabi dito, Badoy used to be an undersecretary for the PCOO concurrent to her task as spokesperson for the NTFL-CAC under Duterte administration. Chanco explained that both Celis, si Ka-Eric yan ha, Celis and Badoy were not hired by government when President Ferdinand Marcos Jr. started his term last June 30. Oh, so malinaw mga kababayan na hindi na po sila miyembro ng NTFL-CAC. At mas malinaw naman po kasi ngayon mga streetwise na mas maayos po yung NTFL-CAC ngayon dahil wala na nga po si Lorraine Badoy at saka si Ka-Eric. Mga red tagger itong mga buwakan ng inang mga to eh. So ito mga kababayan, no? So pakinggan ngayon natin itong sinasabi nga ni Ka-Eric na babalik daw po siya. Naisipan niyang bumalik, ha? Naisipan niyang bumalik sa pagiging makakaliwang grupo nung andun daw po sila sa Congress. Ang tapang-tapang niya dito eh. O sige, panoorin natin to ha. At hindi nyo na-bet ito. Therefore, you have to apologize sa kay Speaker at sa House. So ang sagot ko, yes, I will apologize kung na-insulto kayo at nasaktan sa aming pagtatanong. Pero hindi ako mag-a-apologize sa pagtatanong. Kasi karapatan naming mga mamamayan at mamamahayag na magtanong. Tama man o hindi ang source, tumutugma man ang datos at figures sa source na nagbigay sa amin o doon sa aktual realidad ng mga datos ninyo, ang karapatan sa pagtatanong ay hindi pwedeng labagin o supilin. Ang dapat na gawin ninyo na aksyon ay magpaliwanag kayo. Sapagkat kayo ay public officials. Correct. You are accountable to the people and you are mandated by law to be transparent to all the transactions. Hindi ko po ito pwedeng sabihin sa harap ninyo. Miss Ina, Mother Franco, bakit? Makokontent ako. Sasabihan ako doon sa harap na nagmamagaling ka, sino ka, para mag-lecture sa amin dito kung ano ang aming mga karapatan. Yun po ang mangyayari sa akin. Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan yan doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Attorney Mark Tolentino. Irrelevant ang mga binubulgar sa kanya o inaataki sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Nanginginig na yata ang tuhod nito. Ganun ba yon? Hindi ko po papayagan, nagrebelde po ako pag ginawa po yan sa akin. Parang mag-iisip ako na luluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito. Kapag ginanon po ako sa loob ng Kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito. Kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob. Sapagkat ganun ang ginagawa sa amin doon at nakita ko yan in previews.
experiences sa Kongreso. Sa mga kababayan, ulitin ko lang po, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hindi po ako nag-apologize for asking the 1.8 billion pesos. Nag-apologize po ako doon sa hindi pagtugma ng datos, ng impormante, at ng figure na inirelease ng House of Representatives. At nag-apologize ako kung nakaka-insulto yung pagtatanong ko. Pero hindi ko po binabawi ang pagtatanong na yon. Tama man ang source o hindi, ang impormasyon man ay tumutugma o hindi sa datos na inilabas ng House of Representatives, just the same, may karapatan po ako na magtanong bilang mamamahayag at bilang mamamayan ng bansang ito. May karapatan ako magtanong doon. Tatatapakan yung mga prinsipyo ko dito. So mga kababayan, unang-una, hindi ka naman mamamahayag eh. Member ka ba ng KBP? Kasi ang lumalabas ngayon dito kay Ka-Eric, hindi pala siya member ng KBP. So parang vlogger lang din pala siya katulad ko na nagsasalita sa SMNI. So mga kababayan, malinaw naman po kasi. Agree, sige, sabihin na nga natin na nagtatanong ka, pero ang tawag kasi dyan, questioning with malice. Yung tanong mo, may halong pangusga. Parang sinabi ko na ganito, parang sinabi ko, ikaw ba, pokpok ka ba? Parang ganun. Parang ganun yung ginawa ni Ka-Eric dito. Agree, pa-question, pero may mali siya. O, pero, by the way mga kababayan, ang sinasabi ko lang dito, ngayon, nananakot ngayon si Ka-Eric na naisipan ko nang bumalik mamundok. Naisipan ko nang bumalik maging NP. Hindi gawin mo. No one will stop you. Bumalik ka dun. Kaysa naman sa ganyan ng ginagawa mo. Oh, 100,000 per month yung sweldo mo. Babalik ka dun. Sinong tangang niloko mo, di ba? So, mga kababayan kasi. Halata namang nambubullshit lang itong si Ka-Eric kasi, sige, bumalik ka dun. Bumalik ka sa bundok. Kung kailan nagkaroon ng amnesty, saka ka babalik. So ngayon, ang nirereklamo kasi ni Ka-Eric dito, yung sinabi nga ni Congressman JJ Suarez na ito, nanginginig na to, babalikan kita. Diyan po siya, diyan ata nainis itong si Ka-Eric. Kasi mga kababayan kasi, ang pinag-uusapan naman kasi dito is yung violations po ng prangkisa. So meron po kasing bet, di ba parang nakipag-bet si ano dun eh, si Congressman Suarez. Napatunayan ninyo na totoo yung 1.8 billion, kapag napatunayan nga ninyo, I will resign. Pero kapag hindi nyo napatunayan, itaya ninyo yung prangkisa nyo dito. Okay, para mas malinaw, panoorin na lang po natin. No? Ito yung binabanggit nga ni Ka-Eric eh, na parang nababastos nga daw yung si, ano, yung presidente nga po ng SMNI na si Tolentino ata yun. No? Sige, panoorin natin to. This challenge on you. If you can prove that the 1.8 billion pesos is true, I'll resign. But if I can prove that the 1.8 billion that your program said is false, lagay nyo dito yung prangkisa nyo on the line. Ay ka? Mr. Chair, if I may? Hindi, yes or no? I cannot answer that, Mr. Chair. I'm just a lawyer. That's not part of my authority. But before... Kasi lang, ay ka? No, Mr. Chair. Hindi. So kasi alam nyo lang alanganin. Because I have no authority, Mr. Chair, to kasi talk... Alam yung alanganin. Alanganin kasi yung statement ninyo. Nasaan si Presidente? Yung President, Mr. Dapat paninindigan nyo kasi mahirap yung ganun. Hindi nyo na nga pinindigan yung Twitter post niyo na wala na nga sa Twitter. Tapos yung statement nyo, hindi nyo pa paninindigan. So, Mr. President, can you please answer the question raised by the Honorable Suarez? I have no right to decide. I think I have to ask the Board of Directors. Okay. And okay. So the question raised by Honorable Suarez is an answer that he's requesting now, but I don't know if he's going to defer until tomorrow. He's going to resign anytime today. If they can prove, if you're able to put your franchise also down. If they can prove their statement of 1.8 billion pesos is true. Okay. But if they cannot, so that is a direct violation of their franchise. Now, question, anyway, we'll move to that later on. Medyo nangangatog na yata yung tuhod nito. Lakas bang asar, walang yan. Oh yeah, siguro nayayabangan si Ka-Eric nung sa pagkakataon po na yan. Pero syempre, mas mayabang yung ginawa ni Ka-Eric na nananakot nga na babalik daw po sa bundok. So kasi mga kababayan kasi, kailangan na rin po talagang mabigyan po ng leksyon itong SMNI, especially nga itong si Ka-Eric at saka si Badoy. Kasi, mayroon talagang ugali yung mga yan na red tagger talaga yung mga hayop na yan eh. So unang-una,
alam naman po natin na isa po sa mga naging biktima nga po ng red tagging ni Ka Eric at saka ni Lauren Badoy, si Chelo Jerapil. Hindi ko lang naisama sa slide, no, kasi ngayon ko lang naisip. So, eh, di ba, na-red tag nga nila si Chelo Jerapil at yung isa pa nga nilang na-red tag ay si Magalong. Ito, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. So, sabi dito, no, sa Rappler, kuha tayo sa Rappler, no, kahit hindi ko type, okay. Happening now, Baguio City Mayor Benji Magalong holds a press briefing to respond to the allegation of NTF-LCAC. Spokesperson Lorraine Badoy that the mayor is protecting CPP, NPA, NDF, urban operatives by prohibiting red tagging in the city. So ito mga kababayan, nangyari ito last year, no? March 2022. And besides mga ka-streetwise, ang ginawa rin po ni Badoy last year, ito ah, ito hindi na siya member ng NTF-LCAC dito. Oh, tinreten niya na papatayin ang isang judge na si Judge Malagar. Ito sabi dito, no? Badoy to Supreme Court, I did not threaten Judge Malagar. Pero malinaw naman po dito sa mismong post nga ni Lorraine Badoy na, so if I kill this judge and I do so out of my political belief that all allies of the CPP, NPA, NDF must killed because there is no difference in my mind between a member of the CPP, NPA, NDF and their friends, then please be lenient with me. O di ba? Di ba threatening yan, di ba? Grave threat yan, di ba? Humihingi ka ng simpatya sa mga tao. Paano pag sinabi ng mga tao, sige, patayin mo, hindi gagawin mo. Ganyan po talaga, no? Basta po mga tauhan talaga ni dating Pangulong Duterte, karamihan sa kanila, ganyan po yung mentality, no? Pumatay ng tao. So kayo, mga kababayan, no? Ano masabi nyo nga dito sa ngayong bagong pautot? Kasi ngayon, kanina, nung napanood natin yung video ni Ka Eric, parang nagpapa-victim effect sila, eh, no? Pa-victim sila ngayon, eh. E samantalang sila naman yung nauna na nagbanggit ng mga malicious content. Malicious question. And this is not the first time. Ang tagal na nga po nilang ginagawa yan. So ako, naniniwala naman ako na hindi naman, sa tingin ko lang, no? Hindi naman siguro tatanggalan ng prangkisa yung SMNI. Siguro kailangan lang muna nilang matuto dun sa pagkakamali nila. E ang problema, mukhang ayaw ata nila matuto. Sige, magmatigas kayo. O, sa tingin nyo ba, kaya nyo yung Congress? So, yun na po mga kababayan, no? So, kayo, anong masabi nyo nga po dito sa bagong pautot na statement ni Ka Eric na antapan-tapang dun sa SMNI, pero nung dun sa Congress naman, parang basang sisiw. At kayo ba, naniniwala ba kayo dun na babalik siya sa bundok? Kasi ako hindi, eh. Pautot niya lang yun, eh. So yun lang po, so pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Bye-bye.